din. Kung maingay yung katabi, paki-silent na rin. Hello, paki-silent. Tsaka makinig tayo dun sa speaker natin ngayon kasi marami tayong matututunan. So hindi ako yung speaker ngayon. Naatasan lang akong i-introduce ang ating host ngayong gabi na napakabait at gwapong-gwapong siya ngayon. So, welcome natin at palakpakan natin ang ating isa sa mga top ng company, si Mr. John Patrick King. Grabe yun eh, gwapong-gwapo eh. Bayad. 5 years ko nang huling narinig yun. Okay. So, yan, good evening sa inyo lahat. So, palakpakan mo natin yung mga nandito, palakpakan natin. Yan, dahil alam naman natin yung balita ngayon, may mga kumakalat na kung ano-ano. So, at pinili nyo pa rin umatid ngayon para mas, ma-enhance yung knowledge nyo. So, ngayon, napakaganda po ng pag-uusapan natin dahil makakatulong talaga to sa nangyayari sa sitwasyon natin ngayon. Okay, so ngayon, welcome sa Growth Thursday. Every week siyang ginagawa. And ngayon, sobrang ganda ng topic natin dahil, bibihira na nagtuturo ng ganito about sa health, about sa, sa immune system. Diba? So, aside sa business, sobrang laking advantage na malaman natin to. Lalo na, mahataw tayo, lalo na yung nag-iiba-iba yung panahon. Okay. So, ayan, bago tayo mag-start, medyo konti pa lang. So, magtabag muna tayo ng mga pwede mag-share ng realization nila last week, kung ano yung mga natutunan nila last week. Okay, so, sino mag-volunteer para mag-share ng kanyang knowledge din sa harap? Si Raymond daw. Oh, Sir Raymond. Sir. Share ka naman yung konting kaalaman. Parang paano naman si Sir Raymond? Regarding health, regarding how to win in life, regarding success, grabe. Kasi nagko-consult ako sa kanya. Nagko-consult ako sa kanya through Facebook. And good thing, napaka-bait ni BC. Nagre-respond siya kahit napaka-busy niya. Ayan, kaya sobrang nagpapasalamat ako kay BC Marco. Ayun. Ito yung mga natutunan ko sa discussion last time. Yung una kasi, have a positive outlook in life. Doon kasi lagi nag-uumpis eh. Kapag positibo ka, lahat makukuha mo eh. Kahit na anong dumating na challenges sa'yo, basta nananatili kang positive, magsasucceed ka talaga. Tapos yung priming. May mga natutunan din ako sa labas regarding dito na kailangan i-prepare mo yung sarili mo sa umaga pa lang na pagkagising mo, prepare mo na agad yung sarili mo na maging positive ka agad. Kasi yun nga, sabi ni Ap Marco, kung ano yung naging mood mo sa umaga, yun na halos yung mood mo sa magiging mood mo sa buong araw. Ayun, kaya dapat napakaganda, maging na lang tayo, grateful sa umaga. Meron akong naging strategy noon na nagsusulat ka ng grateful things. Kasi kunwari kahit hindi maganda yung gising mo, basta nasusulat mo yung mga grateful things sa gratitude notes mo. Maganda na seset yung emotions mo. Tapos yung natutunan ko rin yung sa sounds. Regarding sa sounds. Yung
ano, na na-prepare din yung emotion mo kapag positive yung music. Tapos expect the good yung ano, yung expect mo na na mangyayari talaga to sa'yo. Na kung ano yung gusto mo mangyari, kung ano yung mga targets mo, dapat ma-claim mo na siya para yung universe mag-respond sa'yo ng ano, 100%. Kasi naririnig ka ng universe. Ayun, kung naniniwala kayo kay God, naririnig kayo ni God. Kaya dapat lahat ng good things na gusto nyo mangyari sa inyo, i-expect nyo na. Tapos yung raise your standards. Yung ano, tinuro sa amin ni Ap Marco to dati, sa brightest day pa lang. Yung ano, yung ako yung pinakamagaling. Ako yung pinakagaling. Tapos ano, parang ano, isipin mo na ano ka, isipin mo na guwapo ka. Ayun. Yan. Sa isip mo lang. Sa isip mo. Nice, kahit ano, nasa feeling kasi, sabi nga sa The Secret na it depends on the feeling kung magmamanifest siya. Kaya kung iniisip mo araw-araw, pogi ka, malay natin, walang araw, pogi ka, nandyan pa yung products natin, nandyan yung renewal, nandyan yung ano, mga serums. So, yeah. Ayun, marami pa, sobrang dami ko pang sanang masashare, kaso lang, sobrang tagal ko na din. Ayan, bali, yun po yung mga natutunan ko last. Thank you. Yung palpano nga sa'yo. Okay, so meron ko bang ano, last na gusto mag-share? Sino pa? Sino pa gusto mag-share? Sino pa? Sino gusto mag-share? Saan? Kanya lang natutunan. Meron ba? Mag-volunteer? Sir, best, sino kong ano, mag-share? Nandito ka ba last week? Share ka. Kano yung mga natutunan mo lang? Palapan naman si Cerebes. Hi, good evening. I'm Professor Emilio. Yung mga natutunan ko po last week is yun, expect the good. So everything na lahat ng iniisip mo, expect mo good, whether sa pag, for example, may invite ka or may prospect ka, expect na good na pay-in siya or bibili siya ng money. Tapos, yung raise your standard din. And then yung isa sa mga natutunan ko. Dati, naka-t-shirt lang ako yun. Gagato na ako. Sir. Yun lang. Thank you. Sir. So, yun, ako naman, share ko lang din yung natutunan ko last week kay Vice Chairman. Unang pinaka na gusto ko din yung ano, yung priming. So kung kilala niyo si ano, si Kobe. Ano siya? Bago siya maglaro, talagang meron siyang pinapakinggan na music kasi walang bawal gumulo sa kanya. So pagdating ng laro, iba na yung personality niya dun sa Kobe Bryant sa labas. Sa Kobe Bryant sa loob ng court. And may sinabi siya yung ano, kung familiar kayo sa Gladiator, si Maximus Decimus ano, Aurelius. Kinukuha niya yung ano, bago siya makapaglaban, kukunin niya muna 'yung ano, kukuha mo na siyang buhangin. Amin niya, kiss niya. Tapos pagka afternoon, iba na siya. Kumbaga beast mode na. Kumbaga patay na, ganun. So, sobrang laki na nun, tulong. Kasi, kuwari, once na ginagawa natin yung business, pag sa labas, okay lang. Pero pag business mo, dapat talagang ano ka, energetic. Iba ka dun sa kung sino ka before. Talagang, ang goal mo, mapapain talaga yung kausap. Parang ganun siya. And, isa pa natutunan ko yung sa sounds. Si Kobe pala ano, ang pinapakinggan yung sound bago siya mag-start yung ano, yung Halloween na sound. So, ang nararamdaman niya daw kasi noon, wala. Wala siyang nararamdaman. Parang wala siyang ano, wala siyang mercy sa mga kalaban niya. So, once na pinakinggan niya 'yon, tapos naglaro na sila sa court. Lahat parang gusto niyang kainin, lahat gusto niyang talunin, ganun. So, ganun yung mindset na papasok sa kanya. And yung ano naman, raise your standards, isa rin sa pinakamagustuhan ko. Kasi yun nga, example lang si Kobe rin, pag sa basketball, ayaw niya yung mga kasama niya na basta-basta lang. Gusto niya yung mga kasama niya is ginagawa rin yung 100% nila. Okay, so yun yung natutunan ko. And, yun, huwag natin pahabahin pa.
papakilala ko na yung mag-totok ngayon. And grabe, kasi ito yung pinili niya topic na talagang makakatulong sa ating lahat. Okay, so again, palakpakan natin siya dahil ano, nagbibigay talaga siya ng time every Thursday para sa atin. Diba, kahit na ang dami niyang libot, ang dami niyang kailangan kausapin, pero nagbibigay pa rin siya ng 2 to 3 hours para makapag-share sa atin. And mas maangat na, mas maangat yung antas ng ating pag-iisip at kaalaman. So palakpakan natin si Vice Chairman Marco Marian. Right. So napaka bad news na araw. Dahil may virus, no. So mga tao ano, takot. Kahit sana magpunta Merke, walang alcohol. Bumili na lang ako ng tanduay at saka gin. Alcohol din yun. Alcohol din, di ba? So, minsan yun ano eh, mapapaisip ko eh, para saan ko ba ito gagamitin talaga? Okay. And anyway, itong ginagawa natin every Thursday, ang tawag po dito ay Growth Thursday. That means, nag-iisa lang po ito sa industry na every week, meron tayong self-development seminar na ano, ginagawa dito. Bakit ko ito ginagawa? It's because naniniwala ako na network marketing or doing this business is not just about making money. It's also about being aware of yourself and other areas of your life para maging successful ka. Okay, naalala ko nung last month, may topic tayo about Valentine's. Sino man nandito? Yan, maraming ano, nasaktan at kinilig sa kanilang mga naalalang mga ano, experiences. So, mga tipong ganun. Kasi most ng tao, usually, sa experience ko, marami tayo intellectual knowledge na tutunan sa school. Pero pagdating sa pag-control ng mind feelings, lahat tayo, baksak. Di ba? Wala naman kinalaman yung talino mo kung gaano mo kagaling control yung sarili mo o yung mind mo eh. Okay? Same sa pagiging successful. Kaya maraming taong successful, hindi successful because yun nga, intellectual knowledge na meron sila. But pagdating talaga sa mga practical na ako sa buhay, wala. Okay? Pero ngayong araw na to, meron na tayo special na topic. Okay? Since nangyayari po ngayon sa buong mundo, kanina nga nakita ko yung Utah Jazz canceled na. Kasi yung ano nila, player, may virus. Sinops? Sino? Oh, parang si Gober? Oh, na virus, si Gober. Okay. Tapos alam niyo ba yung Tokyo Olympics postponed na this, ano? This, nakabook pa naman ako ng tickets, na? Sayang. Sayang, you know? Yan. Sabi ko nga kung magkakaroon man sana lockdown, sana habang nasa Boracay kami. Masaya kayo, no? Masaya kami doon. Ayaw mo umuwi. Hindi kami makauwi, naka-lockdown eh. Ganun ba? So, ayun, isa sa mga badges nga sa atin ngayon is meron na kumakalat na, no? Siguro narinig na rin kumakalat? Corona. Coronavirus or NCOV daw. Okay? So, yung special na ano natin ngayon is topic is about ito, 7 effective ways to make your body virus proof. Yan. Gusto niyo ba yon? Yes. Gusto mo ba maging virus proof ang iyong body? Yes. Okay. And ayun yung mga pag-uusapan natin. Kasi para at least ano, mawala yung mga takot nyo, mga takot na mga kaibigan nyo, mga takot na mga kapitbahay nyo, maski mga tao sa Facebook. Ito nga lang ba si, ito, si King tsaka si Ben? Galing sila ng Hong Kong last month, kung kailan pumutok yung virus. Oh, di ba? And based sa ano, kinikwento nila, mas ano, mas grabe daw reaction dito sa ano, sa atin kumpara doon. Eh doon nga, di ba, nag-start 'yon. Okay. Ang nakakatawa pa kung saan sila nag-i-stay doon sa Hong Kong, doon ano, pag-alis nila, may na-discover doon na meron ng virus. Okay? At the same time, pag alis nila 3 days, nag-lockdown yung Hong Kong. Diba? Sayang, sarang nandun na sila, no? Oh, at least pag nandun sila, ataw sila dun. Okay, maririkot yung mga tao dun. Okay. So, ang goal ko for today is ito nga, lahat ng mga alam ko, okay, para tayo ay maging malakas, maging healthy, maging strong, ay ituturo ko sa inyo today. Okay? Gusto niyo ba yan? Yes! Sino dito yung ano? Taas kamay yan. Sino yung kahit pa paano
nakakaramdam ng takot. Ano nangyayari? Medyo nakakatakot ng sarili. Ah, okay. So, ibig sabihin lahat na nasa room, ako lang hindi. Actually, yung takot niya hindi naman nanggagaling sa inyo eh. Sa ibang tao. Sa kakabasa yun ng Facebook. Subukan nyo mag-turn off ng Facebook. Tingnan natin kung matakot ka pa. Okay? Kaya nga, di ba sabi nung ano, huwag kang magbabasa ng mga fake news din. Di ba kanina meron daw sabi lockdown daw. Tingnan yung si Billy, hindi nakarating. Kasi magla-lockdown daw yung Metro Manila. Tapos tinanong namin sa kanya siya nakatira. Parang niya ako. Parang namang ano. Parang namang hindi Metro Manila yun, di ba? Wala ka rin naman choice kung nandito ka. Tata ka na rin, di ba? Tawa lang ka. Kala ko nga, bandang ano siya, baka lumabas na ng ano, ng S-Lex, Cavite, siyempre, tingnan, baka pek ko. Yung pala, parang niya ako lang. Parang ko, oh. Okay. Yan, so, yung pag-uusapan natin ngayon, paano maging virus-proof yung body mo. Kasi kung alam mo na equip ka ng tamang kaalaman, at alam mo yung gagawin para lumakas yung resistensya mo, hindi ka matatakot. Matatakot ka lang naman kung hindi ka confident sa ano mo eh. Oh, di ba, just like sa ano, sa school, matatakot ka sa exam kapag hindi ka na. Diba? Takot na takot ka. Ako nga dati sa sobrang ano, sabi ko, since alam ko babagsak na lang din ako, tinanggal ko na yung takot ko. Hindi na lang ako pumasok. O diba, kasi pumunta ka doon tapos sumasagot ka, na, alam mo experience na sumasagot at stress ka, kasi hindi mo rin alam yung sagot. Sabi ko, hindi lang papasok, at least di ba ako stress, tanggapin ko na lang. Okay? Pero, katulad dito sa ano natin, sa ito sa nangyayaring virus, kung alam mo ko ba paano palakas yung katawan mo at ginagawa mo siya, malamang hindi ka rin kakabahan. Tama po ba? Magkaroon din kung halimbawa, ano, may pinost nga ako isang araw, sabi ko, ano, mahirap ka mag-panic bagging kung wala kang pang bagging. Panic ka lang, panic. Panic lang gagawin mo. Okay, so ganun din sa pera. Kung halimbawa, mag-gastos ka, wala ka natatabi. So sa mga panahon na kailangan mo na may dudukutin, di ba? Kaya nakabahan ka kasi wala kang madukot. Correct? So, ibig sabihin, kapag prepared ka sa buhay, mas magsasucceed ka at mas wala yung fear. Kaya pansinin mo yung mga tao nakapag-aral, mas confident kumpara dun sa mga hindi nakapag-aral, tama? Kasi yung mga tao hindi nakapag-aral, minsan meron silang mga insecurities na di ako nakapag-aral, di ako makaharap ng trabaho, wala akong alam, di ako katulad na iba. Di ba may mga ganun sala? Pero pag ikaw, kahit pa nakapag-aral ka, marunong ka magsulat, marunong ka mag-konting mathematics, confident ka. Pero tingnan mo yung mga hindi nakatapos, hindi nakapag-aral, insecure sila. Ayaw mag-apply trabaho kasi iniisip na lang hindi sila matatanggap dahil wala silang diploma, hindi sila nakatapos ng high school. Ganun din dito sa health, okay? Diba matagal ko na sinasabi, noon pa, noong unang panahon pa nakilala niyo ako sa Facebook, ang kulit ko nagre-remind na dapat healthy living. Kasi sa mga pagkataong ganito, hindi ka kinakabahan. Tingnan mo ngayon, bigla kayo nag-healthy living, bigla, no? Nakikita mo, ang dami nag-orange, nag-prutas. Pero nung panahon na ano, wala naman pa. Kain tayo ng Starbucks, ice cream, cake, di ba? Every week, may cake pa kayo dito. Di ba? Ngayon, nawala na. Dapat gulay, eh, no? Bukay ng gulay. Di ba? O kaya, basket of fruits na lang. Tapos may candle. At least, di ba kakaiba? Pag pinost mo sa Facebook, ba't ganyan yung cake nyo? Hindi kasi healthy. Di ba? So, kung halimbawa, kung ilang taon na siya, let's say, 21. Okay, dapat 21 orange, ganyan. No? 21 naman sa... Di ba? 60. Oh, ano yung isang box yun? isang box, di ba? Inibigay mo ganun. Okay? Yan. So, isa sa mga mali kasi ng tao yan na hindi sila nag-pre-prepare. Okay, tapos ngayon, para tayo nasa exam ngayon, nagkakaraming kayo lahat. Di ba? Kakaraming kayo sa fruits, sa tulog, di ka tapos nagpo-food supplement ka na sa katutak. Kasi nga, parang hinahabol mo yung health mo. Okay? Kaya kung babalikan natin, halimbawa siguro last year, kung alam mo magkaka-virus ngayon, anong gagawin mo? Di ba? Oh, di ba? Gulay-gulay ka na, di ba? Dinagdagan mo yung sumba mo, ganyan. Ano yan eh, di ba? Mga toxins lumalabas. Pero ngayon, tingnan mo, kung kailan tayo na virus, yan. Bigla ka ng healthy living. Di ba? Pero good din, kasi doon mo na-realize, no? Kung nga, dapat doon pa.
Kasi usually ano eh, kailangan mo at least 1 week na puro gulay para talaga mag-alkaline yung body mo para maprotektahan ka. Okay? And kung matagal-tagal ka nang hindi nagkukulay, nagpuprutas, di ba? Tapos kung mag-orange ka isang beses lang sa maghapon, malaki-laki yung habulin mong ano. Okay? Pero may bigyan kayo mga tips para lumakas ang iyong ano, kalusugan. Okay? Gusto niya ba yun? Yes. Tapos kagandaan po, ituturo niyo sa mga kasama sa bahay. Turo niyo sa mga kaibigan niyo para hindi sila matakot. Saka tumigil na kayo sa kakatingin sa Facebook. Matatakot kayo eh. Okay? Matatakot kayo lalo. Pag na kayo tumingin doon, isipin niyo lang, paano ba ako lalakas? Kasi habang nagpapalakas ka tapos, tinitignan ah, meron ah, 51 na, 100 na. Ay lang, 1,000 na yung infected. Parang ng zombie, no? Sa paligid. Di ba, parang zombie lang sa daan, no? Tapos, siyempre yung mga infected, manggugulo na yan. Magpapahid sa'yo ng ano, mga ganyan. Di ba sa, ano, sa Facebook may mga ganon, yung mga na-infect na sila, siguro, tanggap na, mamatay na ako. Hindi manggahawa na lang ako. Ako, ganun na lang gagawin ko eh, siguro pag meron na ako. So sabihin ko, meron na akong ano, seminar, ganyan. Tapos gagawin ko sasakto yung electrician nasa likod. Para kada buga ko ng laway, no? Awa, wala tayo. Wala na tayo, zombie. Okay. So unang-una, ano, kalma lang po, kalma, okay? Kasi, pag nag-worry ka, hindi naman masosolve yan, tama? Yes. Hindi naman masosolve pag nag-worry ka, natakot ka, hindi naman masosolve. Mas mahirapan ka makapag-isip ng gagawin kapag natatakot ka. Okay? Naalala ko dati, ano, sa sobrang takot ko, nanonood ako. Bata pa lang pala ako, so huwag natin kwento. Mahuli kasi ako. Nanonood ng di kaya-aya. Huwag natin kwento. Okay? So yun, pag natatakot ka talaga, di ka nakapag-isip ng, ano, ng mga tamang dahilan. Pero hindi yun yung topic natin. Okay? Alam niyo ba pala ngayon, kasi di ba nung bata tayo parang pag sinabing X-rated, bold ang usapan, di ba? Alam mo, pag nag-type ka sa Google, bold, di, wala naman lumalabas eh. Puro mga bold letters, mga, oh, italicized, kaya sabi ko, updated pala si Google, no? Wala na, sabi ko lang. Kasi tinry ko eh, tinry ko sa ano. Meron kaya lalabas pag tinry ko bold. Ah, wala, sabi ko, puro ano, tiga Google. Anyway, so, taas kamay, sino gusto matutunan paano maging virus-proof? Okay, ayan. So, pag virus-proof ka, of course, confident ka. Okay? Pero, bago natin pag-usapan paano maging virus-proof, dito muna tayo sa ating unang topic. Okay? May unang topic natin. Ito. Actually, kung papansinin mo, let's say pumunta ka sa gubat. Pag pumunta ka sa gubat, ang mga hayop doon, o ayan, basta mga hayop doon, naka-expose sila sa lahat ng klase ng bad and dangerous conditions. Nahahamugan sila, tama? Naaarawan ng extreme yung mga kalabaw, sobrang init. Okay, tapos sa gabi natutulog lang sila sa lupa. Nilalamok sila. Tama, sa gubat? Pero kung papansin ninyo, wala ka marinig na sakit na cancer, nagka-cancer yung kalabaw, ganyan. Diba, stage 4 na umiiyak. Okay, wala kang mababalita na gorilla, nagkaroon ng diabetes. Diba, wala kang ganang mababalitaan eh. Wala ka rin mababalitaan ano, na parot, nagkaroon ng thyroid problem. Wala. Diba, wala. Diba, matatanda sila, diba? Kasi din na science niya. Okay? Yung nga, wala kang mabalitaan na ganun sa gubat. Siguro hindi rin binabalita. Sino na yung mababalitaan? Para kang timang. Binabalitaan mo, di ba? May parot po tayo, nagkaroon tayo. Wala naman yata. Pero ibig sabihin, may point, di ba? Sabi ko nga, wala kang makikitang kabayo sa Intramuros na tinangkaso dahil sa tourist guide. Di ba yung mga turista? Maghapong nagtatrabaho mga yan. Ikot-ikot. Pero wala. Walang tinangkasong kabayo. Di ba? Maganda kasi diet niya. Okay, wala ka rin maririnig na mga kalabaw na nag-collapse sa ano, kakaararo sa ano, bukit. Siguro yung ano, yung magsasaka, ayun yung magko-collapse. Pero yung kalabaw ay hindi. 'Di ba? Siya pa ngayon pagod eh. Ito pa yung nagpapahingay, no? 'Di ba? Kung papansinin mo, 'di ba? Yung part din na ng body natin, mamalit po tayo, 'di ba? And same din ng gorilla, same din ng kalabaw, hindi nang kakalayo. Okay? Minsan nga iba-iba, mukha talagang ano eh.
Di ba, malapit din sila eh, okay? Hindi ka, biro lang po yun. So, alam mo pa nakakatawa, isa sa mga, siguro mga to, early 2000, 2002, mga ganyan. May nabasa ako ng book, tapos isa siyang ano, Indian na parang master na ano, na doon. Sa India. Sa India, malamang. Okay? Tapos may nagtingin sa kanya na advice, sabi, na master, there's a lot of diseases right now happening in the world. Tapos merong mga bacteria and viruses every month na nati-discover. Ano mo pwede kong gawin para ano, lumakas yung katawan ko. Okay? Ang sagot ng master, si malaman? Yes. Paalala niyo sa akin, mamaya, bago tayo mag-closing. Okay? Hello. Okay. Tawag ito. Pwede ba mag-interrupt lang? Yeah, pwede. BP Jockey, palakpakan natin! Sabi na lang ako yung SNR. Bumati ako ng mga 4:30. Hindi na ako natapos. Ang haba ng pila. Panic-panic talaga ang mga tao. Buying panic. At least may pambili sila, sir. Kami panic lang muna eh. Kung wala kayong bayo, huwag kang magpanic. Magpanic, diba? Kasi magpanic. Kalma ka na lang, ha? Wala rin eh. Ba't kaya nagpapanic buy eh? Ako yung pinamuli, ako nagpapanic pa. Kasi buying eh. Less buying. Less panic. Less panic. Less panic. No buying. No panic. Kalma lang. Tsaka alam niyo, para malaman niyo na, kunya, para hindi rin kayo maalarma sa nangyayari, huwag kayo manood ng TV. Yes. Kasi minsan ina-hype lang lalo. Na hindi naman dapat. Correct. Tama? Para pag-usapan, mga ganyan. Eh, usually yun yung nagsisimula ng ganito nga. Panic. Marketing din yun kasi, siyempre. Diba? No, maraming pero shares sa likes pag ano eh, nakakatakot. Oo nga. Sige, salamat po. I shall return to sender. Okay, thank you BP Joggy. Ayan. So, ito, okay. So pag-uusapan na natin kung paano ba maging virus proof yung body mo. Pero actually hindi lang pito yung tuturo ko sa inyo. Okay? Yung ginawa tong poster na to, pito yung alam ko, pero sabi ko, tuturo ko na sa inyo lahat para hindi na tayo ano magkita uli. Alam mo na gagawin pag ganito, pag ganyan. Kasi malas mong kunin na ako ni Lord. Oh, diba? Okay, ako na lang yung matira, parang si I Am Legend. Di ba? Yun, ang dami kong didispose product tuloy. Okay? Pero yun, una, enjoy nyo lang itong virus na to. Kasi matatakot ka lang naman kung hindi ka talaga prepare. Pero tonight, di ba, tuturo ko kayo paano i-prepare yung body nyo. Okay? So, before ko turo sa inyo kung paano lumakas yung katawan, okay, kailangan mo muna mag-gets kung paano ba humihina ang katawan. Okay? Kasi kung alam mo paano humihina yung katawan, iiwasan mo yung mga bagay na nagpapahina dito. Tama? Kasi yung mga iba, laklak ng supplement, pero mahina pa rin yung katawan nila kaya may marami kayo namamatay, di ba? Yes. Yeah. Bakit ganun? Maganda yung product nila pero namatay siya. Okay? Kasi nasa lifestyle po yun. So, ituturo ko na sa inyo yung mga bagay na kailangan yung iwasan para itong katawan nyo ay hindi humina. Pero before that, disclaimer lang, hindi po ako doktor, hindi rin po ako nurse, isa po ako albularyo. Hindi ako doktor, hindi ako nurse. Ang sineshare ko po sa inyong information na idea is for educational purposes only. Okay? It's your risk kung susundin mo siya, at ito ay nagamit ko lang through my experience. Kasi dati rin po ay may viral infection saka bacterial infection ako dati nung mahina pa ang aking immune system. Siguro pa malakas pa ako minom nun. Nung mga early, siyempre bata ka. Okay, alam mo yung rep ko nun, puro ano, vodka bruiser, di ba, puro gin, tapos basta, siguro lahat tayo dumaan sa face na gano'n, no? Lalo na yung mga ibang kabataan dyan, gano'n, tapos na, siyempre, nagkaroon ka ng mga sakit-sakit, and humina talaga katawan ko, to the point, nakala ko mamatay na ako kasi, 1 year ako nasa ospital, imagine mo yun, 1 year ka nasa ospital, bawal ka ng contact sa tao, bawal, okay, so affected dun yung
Kasi buti na lang financially free na ako doon. So hindi affected yung network. Okay? Affected lang na doon social life. Affected din yung ano relationship life mo. So wala ka rin jowa. Hindi, pero na-realize ko noon, may friendster noon eh. Kahit pala online, makaka ano ko eh. Pwede ka may makilala pa rin. May main love pa rin sa'yo kahit pangit ka. Oo, kasi yung picture ko sa friendster, pangit eh. Yung buong skin ko kasi na ano, na... Sino dito nurse? May nurse ba dito? Alam niyo yung dermatitis? Okay? Mas severe yun sa akin sa buong ano, katawan. Okay, sa mukha. So, imagine mo yung mukha mo, may ano, may ganun. Alam niyo yung mga iba na naglalakad na parang may red patches sa ano, skin nila? Sa akin, hindi lang red, kundi open wound. Tapos sa mukha. Okay, so, kaya hindi ako pwede lumabas kasi pag may hangin na tumama, may di infection. Okay? So, ayun, siyempre, di ba ngayon 1 week kang hindi lumalabas ng bahay, nakakaurat na? Yes. Tapos wala pang Facebook nun, wala! Ano? Ayun, kaya imagine na lang paano ako nag-survive nun. Gusto ko na mag-suicide nun eh. Di ba? Kaso na-realize ko, paano ko na kayo makikilala? Di ba? Wala sana sa harapan nyo ngayon na vice chairman kung nag-suicide ako nun. Okay? Pero totoo pala yun, kung mahina-hina talaga yung isip mo, di ba pag marami ka pinagdadaanan, sasabihin mo, wala, hindi ako makalabas, wala rin ang mga friends, di ko rin, hindi mo rin masabi sa friends mo eh, di ba? Nakakaya eh, meron kang something na ganun, tapos mukha mo, ayaw mo pakita sa kanila. Sabi ko siguro, kung namatay na ako, edi hindi ko na lang, ano, wala na akong problema, di ba? Ngayon, with the help of, ano, with the help of my parents and prayers, and siguro positive outlook din, I survived that phase. Mga 3 months yun eh, yung low, ano, low point. Saka pangit na kinakain ko nun eh. Yan naman eh, mamaya pagkwento ko sa inyo. So, ang itong first part, tuturo ko sa inyo mga dapat niyo iwasan, okay? Para at least hindi niyo napapahirapan yung katawan niyo. Kasi alam mo, kung gusto magpalakas ng katawan, tapos ginagawa pa rin yung mga bagay na nagpapahina, para ka umakit ng bundok na meron kang bag na puno ng bato. Okay, gusto mo nga umangat sa taas, gumanda yung katawan mo, yung health mo. Kaso lang, may mga bato ka nilalagay dun na nagpapabigat ng health mo. Okay? So, ano ba yung number one na nagpapabaksak ng immune system natin? Okay? Ang number one na nagpapabaksak ng immune system natin is hindi po karne, hindi rin barbecue, hindi rin sisig, hindi rin baboy, hindi rin beef. Okay? Ang unang number one na nagpapabaksak po ng immune system natin, okay, based sa kinakain, okay, is sugar. Garshu. Is sugar. Okay? In Tagalog, asukal, hindi matamis. Okay? Kasi meron matamis na prutas, pero hindi naman asukal yon. Okay, so nagkakaroon kasi minsan ng confusion, synonymous kasi yung sweet sa sugar. Pero may fruits na matamis, merong strawberry na matamis, merong gulay minsan matamis din, pero wala siyang sugar. Okay? So, number one na nagpapabaksak na immune system is sugar. Okay? Pwede niyong i-google yan, pwede niyong i-youtube, makikita niyo yung mga research study na ginagawa. About dyan, na na-prove na rin. Okay? Si Dr. Ludwig Bayan, nakalimutan ko yung complete name niya. Siya yung gumawa siya ng book, ang tawag ng book niya, Fat Chance. Na-discover niya kasi yung mga ina-atake ng high blood saka diabetes. Especially high blood, hindi pala nanggagaling sa taba ng baboy o mga fats nanggagaling yung ano, sakit ng high blood. Sa sugar pala. Kaya marami kayo kakilala kung papansin mo, iniiwasan nila yung ano, matataba, pero tumataas pa rin yung high blood nila. Kasi nga nag-juice sila. Okay? Ay nagkakape tapos ang katutak na asukal ay nag-a-ice tea sila. Yung ice cream sa mga ngayon. Okay. So, ngayon, number one na nakapagbaba ng immune system, sugar. So, sa mga panahon ngayon, kung at least maiiwasan mo muna magkakain ng masasarap, matatamis, especially may asukal, maasukal pala. Okay? Iwasan mo muna. At kasi, ang sugar is pagkain po yan ng mga bakterya at ng mga viruses ng katawan o ng cancer din. Okay? Kinakain po nila yan. Gustong-gusto nila yan. Okay? So, iwasan mo yung sugar.
para yung immune system mo is hindi bumaksa. Ang sugar causes po, nagkocause po yan ng mabilis na pagtanda. Nagkocause din po siya ng migraine. Nagkocause din siya ng high blood. Nagkocause siya ng mood swings. Tingnan mo yung katabi mo kung mahilig sa mood swings. Okay? Madalas affected dito halos lahat. Kaya pag may nakikita ko sa Facebook na mga yung nag-aaway sa ano sa daan, malaking possibility marami po silang sugar. Kaya, kasi nagkocause siya ng stress sa body. Okay? So number one na iiwasan mo para hindi bumaba yung system mo is sugar. Siguro sinasabi niya, paano naman ako iinom ng juice? Ma, di ba? Paano naman ako ano, kakain ng ketchup? Eh, may sugar din yun. Tama, di ba? Paano ako ano, kakain ng bread? Eh, may sugar din yung bread. Di ba? Okay, guess nyo, di ba? Meron po tinatawag na allowable sugar content sa body. Ang allowable sugar content po ng body is 25 grams. Okay, pag nag-coke in hand ka, parang 30 grams na 40 grams yun. So lumakpas ka na sa allowable na ano, sugar consumption sa isang araw. So meaning, kung halimbawa sa umaga nag-iced tea ka, tapos kumain ka pa ng konting maluhalo, tapos nag-coke ka ng kinagabihan, o nung merienda, nag-coke ka tsaka tinapay, ay sobra-sobra na po yung pumasok sa katawan ng sugar. Hindi na po na-process ito. At usually, it leads to fatty liver. Okay? Meron po ko dating kaibigan na gano'n, nag-fatty liver siya. Taba niya, tapos may fatty liver siya. In-advise ako lang, sabi ko, change mo yung ano, diet mo. Una tinanggal niya sugar, tapos nagkakain siya ng gulay. From 36 waistline, ngayon, ano na siya, 29-30. Okay, dahil nga, yun, inayos niya yung lifestyle niya. Okay? So, number one po yun na nakakapag, ano, baba ng, ano, niyo, immune system sugar. Okay? Ang problema lang sa market, okay, na-advertise po yung sugar as happiness, ano, parang happiness food. Diba? Na pag-depress ka, kahit cake. Okay, comfort food. Pag yung masaya ka, inom ka ng coke. Diba? Kapag malungkot ka, inom ka alak. Eh, yung alak, pag ininom mo, nakoconvert siya into sugar. Fermented sugar, usually mga yun eh. Okay? So, na-advertise siya heavily sa market na ang sugar kasi, mas addictive po yan kaysa sa cocaine or shabu. Paano ko na-prove? Hindi mo nga matanggihan yung tsokolate. Parang rin addict, di ba? Di ba yung addict, hindi mo matanggihan yung ano, pag may binagay sa ngayon drugs. Ganun din yun. Ano nga lang siya, parang silent killer lang siya kasi. Hindi ka bigla ang ano, parang mamamatay. Kasi pag nag-drugs ha, siguro mga ilang ano lang, pag tinodo mo, di mamamatay ka. Pero ito kasi, dahan-dahan. Dahan-dahan, siguro after a couple of months or years. Kahit months lang, subukan mo sa isang buwan, araw-araw ka mag-cake. May nararamdaman ka the next month. O kaya araw-araw ka mag-Starbucks. Yung mga tipong ano, may masarap talaga. After a month, may mararamdaman ka ng changes sa physiology mo. Okay. So, ganun po, ano, heavily, kumbaga, ang effect ng sugar sa inyong body. Okay? So, is that clear? Yes. Pag may kaibigan ka, na nakaramdam na ng virus something, turo mo na sa kanya to, iwasan mo na to. Kasi may iba, may nararamdaman na kumakain pa naman sa sarap. Di ba usually advice ng doktor pag may sakit, okay, iwas muna sa masasarap ha? Tama di ba? Kanina nga nagkakwento kami, sabi ko, what if pag nag-lockdown, makakabili ba tayo ng gulay? Tama di ba? Naisip ko, ay, huwag na tayo mag-gulay. Ano, may mas mura akong naisip. Alam nyo ano? Kamote. Kung kamote, hindi naubos eh. Mura pa kaysa sa ano, sa ano, rice, di ba? Saka hindi ka tatawa sa kamote. Full of nutrients eh. Ang tawag nila doon eh, poor man's ano, centrum. Poor man's vitamin kasi lahat ng vitamins, minerals nandun sa ano, sa kamote. Kaya nung mga unang panahon, pag wala nang makain yung mga tao, di ba nagkakamote sila. Mukha lang pang mahirap, wala namang kamote. Pero yung laman doon na nutrients, grabe. Tingnan mo nga si Ip Man, napad yung Ip Man? Kung nanonood kayo ni Ip Man, di ba nung may gera sa kanila tapos nagkagulo, kinakain niya lang kamote, laging nasa bulsa niya. Pero wala makatalo sa kanya pag nag-ano, nakikipaglaban. Diba? So yun, number one, sugar. Number two na nakababa ng immune system, dairy or milk products. Okay? Dairy or milk products. Except, ano, breast milk. Then, breast milk, okay. Kasi pag
Pag breast milk kasi galing sa human. Okay? Tapos pag ang uminom, human din. Ang cook kasi galing sa human eh. Diba? Pero imagine mo breast milk tapos pinainom mo sa kalabaw. Sa tingin mo inom mo ng kalabaw yon? Hindi. Hindi. Pero bakit kayo? Diba? Yung gatas ng kalabaw. Siguro pag nakapagsalita lang yung kalabaw, ay, kadiri itong mga ano, mga tao. Diba? Bakit nila iniinom yung gatas ko? Hayop kaya ako. Diba? Kung na, ikaw nga, pag ano, diba? Papadidiin mo ba yung ano yung pusa sa sa'yo? Hindi, diba? Kasi nga, hindi inom ng pusa yun. Diba? Kung nga yung mga hayop nakakapag-isip, paano pa kaya tayo? Okay? Hindi ko nga alam eh kung bakit siguro, yung isang araw siguro, siguro nung unang panahon, way way back pa. Siguro may mga ano, lasinggero nasa kanto, tapos, ano yun, pre, nauwaw ako. Ano yun? Ano ba magandang inumin? Alamat po ng ano, gatas. Eh, tingnan mo yun, may baka. Tapos yung anak nito may dede doon, siguro masarap yung tapos. Oh? Tara, try natin. Tapos ininom nila at doon po nagsimula ang alamat ng gatas ng baka. Di ba? Sino naka-discover nun na, uy, dedein nga natin yung hayop ng cow. Tara, try natin. Ang sarap ah. Oh, lagay nga lang sa baso, di ba? Ayun na. Tatry mo rin, try mo. Sarap oh, di ba? Hindi pa natapos sa Pilipino eh. Naalala ko meron ni gatas ting kambing, gatas din ng ano, kabayo iniinom eh. Kalabaw. Lahat na alos, di ba? Nung bata ako, naalala ko, pinapakain sa akin, sinangag, tapos may tuyo, tapos may milk. Hindi ko alam, hindi ko alam na-try nyo yun, yung may milk yung kinakain mo, ang gatas ng kalabaw, di ba? Tapos may nagrarasyon, di ba, tuwing umaga? Ganun. So, hindi ko alam sino lang evento nun, na, let's drink some cow's milk. Tapos yun, binisis na nila, okay yan. Ayun, bakit, ano, bakit nakababato na immune system, okay? Number one, ang cause po lahat ng sipon, lahat ng plema sa katawan niya at sa kanana is yung, eto nga, dairy, saka yung milk. Nagaling sa hayop pa, hindi yung galing sa nanay. Okay? Kaya yung mga breastfed na mga bata, di ba malalakas, hindi sipunin, hindi nilalag na, hindi sakitin. Pero yung mga baby daw na, inga, pinadaan sa bote o powder milk, ayun, mahina. Kasi nga, tapos sila pa yung sipunin, kasi nga yung milk na pinanggalingan ng powder na yun is galing nga sa hayop. Ngayon, yung milk ng hayop, pag pumasok sa katawan, hindi kaya i-process masyado ng body. Kumbaga, hindi, ang tawag sa computer term, no? Compatible. Parang charger, nasubukan na maglagay ng charger, hindi nag-charge. Sabi, not compatible. Ganun din, pag nag-take ka ng, yun niya, milk. Okay? So, nakababa po ito ng, ano, na immune system. Okay? Pero, sabi ko naman, hindi natin maiiwasan. Ay, battery running low na. So, hindi mo maiiwasan, kaya, ibig sabihin, i-minimize mo lang. Okay? So, for example, kumain ka ng, ano, ng tinapay. Okay? Kumain ka ng tinapay, may milk yun. Okay? Okay na yun. Okay? Huwag na yun, tipong buong maghapon, meron ka talagang baon. Di ba? Meron nga ako, ano, yung isa kong lola, one time, magkakwentuhan kami. Sabi sa akin, Marco, sumasakit tong ano ko. Legs ko, sabi niya. Ano kaya ano, magandang ano dito, i-gamot. Sabi ko, wala, mahilig ka ba sa tinapay? Oh, paano sabi? Eh, nagkakos po sila inflammation eh. Ang joints yung tinapay. Kaya yung mga ibang matanda kala nila, ano, na-attract sa pagkain yun eh. Okay. Yung yaya ko ni isang araw, 2 weeks ago, nakita ko siya, pagising niya, kumaganyan. Oh, sabi ko na paano ko. Sakit eh. Ayan. Ano kaya nain mo kahapon? Yung kondisyal, inubos ko sir yung gabi. Ay, patay tayo dyan, sabi ko. Huwag ka nakakain yan. Sabi ko, bakit? Eh, ano yan eh, nagkukos yung inflammation, lalo na kung meron ka naramdaman. So, ginawa, tinigil niya. Wala. Eh, nag-day off. Kung umuwi sa kanila sa mister niya, tapos kumain sila sa labas. Pagbalik niya, kumain siya. Ano ba, ano ka? Sir, napakain kasi kami. Pakain kami ng cake, eh, siyempre, may sila kayo magkita. Oh, ayun, nasakit, sabi niya. Sabi ko, alam mo na, totoo siya na sabi ko. Oh, yan o. Okay. So, ayun, kasi usually yung mga products na bread products, meron pong mga dairy yan. Okay, so yung dairy is nagkakos po talaga siya ng hindi kaaya-ayang feeling sa body.
lalo na po yung sipon, lalo na yung plema, lalo na yung nana. Yung mga taong pigsain, okay? Sila po yung mga tao na malakas mag-consume ng cheese. Saka yung mga may nana sa katawan, malakas mag-consume ng cheese. Mga dahil. Kasi pure nagatas yung cheese, di ba? So, meaning, kapag yung isang tao, inga, pigsain na siya, which may kaibigan ako dati, kilala niyo rin yung nakita niya sa office. First time kami nakikita nun, meron siyang namumula dito. Sabi ko, pigsain yun ah. Ito lang mo, sabi ko, pigsain din ako dati. Nagpigsa ako dati, dito. Dami. Tapos, in-explain ko sa kanya, mahilig ka mag-cheese, no? Tsaka cake, no? Tsaka sugar, no? Coke. Oh! Sabi ko, eh, hindi mawawala yan. Sabi ko, subukan nung mag-ano, mag-fruits. Fruits siya nawala. Nung nawala, bumalik uli siya sa diet niya kasi nagkita kami uli, meron siya nandito. Oh, na paano na naman yan? Oo nga, busy. Yan, paano eh. Hindi ko maiwasan kasi, sarap nung pagkain, gumagano siya. Tandaan mo, pag pinipigsa na yung tao, or kumbaga nagkakaroon ng inflammation ng skin, hindi na nakakaya nung kidneys mo yung nilagay mong cheese, milk sa body. So, anong nangyayari? Dahil hindi niya na mailabas sa wiwi at sa pupo, nilalabas niya na dyan. Okay. Tignan nyo, kung papansinin nyo, may, wala kang halos makikita mga baby na breastfed na may mga nana sa katawan o kaya mga sipunin. Okay, kasi nga, pero yung mga galing sa lata, ito po yung lagi nasa doktor na papacheck up every month sinisipon. Okay? So, ayun, ang nagiging cause yung sa dairy. Very basic ang dairy, ang nagkakause ngayon ng sipon, ang ayan, ang nana, iba, plema sa katawan. Kaya kung gusto mo na wag siponin, alam mo na iiwasan mo. Okay? Masyadong maraming cheese. Siguro, yung advice ko kung kakain ka rin ng cheese o masasarap na food, gawin mo lang kahit mga once a week. Cheat meal mo na yun. Hindi yung araw-araw. Diba, marami ako nakita sa inyo araw-araw, nagkakape sa Starbucks, di ba? Buti pa yung kape natin walang cream at saka tsokolating madami, di ba? Eh doon, di ba? May tsokolate ng ginanon, tapos may may cream pa, eh wala na, naghalo-halo na yung mga hindi magaganda sa body mo. Tapos after a week, magtataka ka, wagaya ka na. Di ba? Tapos mag-inom pa ng gamot, di ba? Eh usually mo, kahit di ka mag-take ng gamot, 2 weeks bago mawala ang sipon. Kahit di ka magamot ha, tubig-tubig lang, 2 weeks. Maggamot ka man, hindi ka maggamot, 2 weeks, nawawala yung sipon. Huwag ka lang maggamot, nakatipid ka pa. Di ba? Pero na lang kung nilalagnat ka, syempre iba na yun. Kailangan, pwede ka naman mag-inom ng pang-anong lagnat, lalo marami kang ginagawa. Okay? So, yun yung dairy, nagkakos po siya ng pagbaba ng immune system. Okay? Kaya nga sabi ko, wala. Tignan mo, may nakita ka na bang ano, baka na sinisipon? Tapos pinupunasan nung nag-aalay. Kawawa ka naman. Pinupunasan na. Wala. Diba? Pero tao, marami naman tao, nakikita ng tao sinisipon. Eh nakakatawa pa, yung baka nagpuproduce ng milk, diba, para inumin ng tao. Pero yung baka, hindi naman sinisipon. Diba yung tao sinisipon? Diba? Pero sabi doon nila pag ano, gustong gumanda yung buhok mo, yung laway daw ng baka, diba? Gagawin mong gel, diba? Parang dinilaan ng baka. Alam mo, meron pa ako mga napaka-stupid na advice ng bata ako. Kasi pasmado po ako eh. Yung napapasma yung kamay ko. Di, siguro pag kinakamayan nyo ako, minsan malamig, diba? Kasi nagpapasma yun. Nung bata ako, sabi sa akin ng mga kalaro ko nun sa baryo. Kasi iniwan ako ng parents ko sa lola ko eh. Hindi ko alam ba't ganun, no? Iniwan tayo ng magulang natin sa nanay nila, no? So iniwan ako dun sa lola ko, eh medyo ano yun, na barrio area. So, inaya niya na makapaglaro sa mga kapitbahay. Okay. Pero okay din kasi pag yung lola mo mayaman, so ang tingin sa'yo, ano, parang senyorita, parang iba eh, iba pag ganun. So, anyway, sabi ng mga kalaro ko, ba't pasmado ka kasi nakita nila putik-putik yung chinelas ko? Sabi nila, ah, ihian mo yan, sabi nung isa. Ah, sabi nung isa, ilublub mo yan sa ano? Tahi ng kalabaw. Siguro, narinig ko na yung kalabaw. So, nakarap ako tahi ng kalabaw. Nilublog talaga. Sabi ko, mga ilang minuto to. Hindi ano yan, hanggang ano, hanggang matuyo. Ah, tagal naman. So, parang, siyempre, bata ka, diba? Nakinig ka lang, mainit, diba? Tapos yung parang, medyo, ano, matigas na. Kasi, natutuyo na. Umalis ako. Tapos, yung pauwi na ako, galit na galit lola ko.
ano ba yan ang bantot-bantot mo, man? Eh, Lola, sabi niya, ikaw na nga yung ano, pinalo ka pa, no? Wala ka lang ginawa. Ba't ganun, di ba? Nung bata tayo. Di ba, halimbawa, ano, tinatanong ka. Nalala ko magbata ako eh, pag nabasag mo yung ano. Sino nakabasag ng ano? Huwag kayo magsisinungaling, di ba? Ganyan. Ako po. Ay, kung nandito pa ka, papaluin ka ba, di ba? Inamin mo, makapapaluin ka ba? Kaya tuloy, lumalaki tayo na hindi na nagkwekwento, di ba? So remember, pag yung ganun din, isa sa mga training to na pag may mga problema yung mga tao, kung papagalitan, huwag mo i-judge. Kung hindi, iwasan ka nila. Hindi na magkwekwento sa'yo yan. Okay? Kaya nga ako yung ano, yung natuklasan ko yun, sabi ko, ganito pala dapat. Di ba? Pag may mga kausap ka ng mga tao. So anyway, ayan, balik tayo dun sa dairy. Iwas din kayo pag may time. Okay? So yung mga kaibigan nyo, maraming breakout sa mukha. Sabihin mo, masarap ka kumain, no? Mahilig ka sa mga gatas, no? Milk, dairy products, no? Nagkukos ko yung breakouts yan. Alam niyo nung high school ako, flawless po yung mukha ko. Wala akong ka-pimples-pimples po. Tapos pag kaklasi kita may pimples ka, ginaganong ko yan. Sabi ko, ay, pimples, yung ganyan. Tapos nung college ako, siyempre unhealthy living na, wala naman nagtuturo sa akin ng healthy. Dami kong pimples dito. Dahil titignan niyo pag close-up, minsan may mga marks ako ng ano, na mga pimples, na scars, di ba? Tapos naalala ng college ako, nagkakap ako. Dito kasi tinatakpan mo yung pimples mo. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na yung pag nahihiya ka, diba? Tatakpan ko dito. Tapos naalala ko, sabi sa akin ng crush ko, ba't makakap ka? Mas gwapo sa'yo pag walang cup. So, tinanggal ko yung cup ko. Tapos the next week, sabi niya, meron ka bang gagawin na, ano, hapon? Sabi ko, wala naman. Tara, pasyal tayo. Oh, pasyal? Sumama naman ako. Dinala niya ako sa Green Hills. Tapos may mga pumapalakpak na tao. Oh, tapos may yayaman daw. Sabi ko, akala ko pa naman. Lalabas tayo. Lalabas ka tayo. Di ba ito? Nandito ka na rin, makinig ka na. Nagamitan ako ng kidnap. Ayun, di ba? Tapos dun, akala ko may sumasama-sama kang dahil crush mo, pero wala ka naman talagang plano mag-pay-in. Alam mo yung mga ganun. Okay. So anyway, ayun, dairy. Iwas-iwas po tayo. Sa mga kaibigan nyo na mahilig sa dairy, o yung mga bata na bina-advertise sa TV na may mindset na inom ka lagi ng Bear Brand, ng Nido, oh my God. Diba? Tapos yung sabi pa nila, pampatigas daw ng buto. Diba? Pampatigas daw ng buto yung pag uminom ka ng ano, ng milk. Diba? Mas marami nga na, ano eh, ganyan yung buto nila eh. Tingnan mo yung baka, diba? Nakita mo ba yung baka uminom ng Anlin? Kabayo umiinom ng Anlin. Di ba? Dahil mabibigat yung sumasakay sa nilang mga turista, di ba? May makita pa ako sa Facebook para sumukong. Di ba? Yung camel, umiinom ba ng ano yan? Mga pampatibay ng buto? Hindi. Di ba? Kinakailan nila green leafy vegetables. Ayun yung source ng calcium. Hindi milk. Yung baka, kumakain siya ng damo. Ng grass para mag-produce ng milk. Doon niya nakukuha yung calcium niya, napupunta sa milk. Pero second hand na calcium na yun. Kasi nga, kinain niya yung grass, pinrasis niya, naging milk, ininom mo. Second hand na calcium na yun, hindi na siya gano'ng kaya i-synthesize ng body. Pero pag directly ka na kumain ng vegetables, rich in calcium yun. Actually, anim na dahon ng pechay sa maghapon. Ay, tatlo dahon na pechay. Kuha mo na yung ano, enough na ano, calcium at energy na minerals kailangan ng body. Pero more on that later, okay? So, next! Pangalawa pa lang, dairy. Baka wala tayong makain, no? Huwag kayong mag-alala, mamaya. Pag-uusapan din natin yan. Pangatlo, gluten. Okay? Or mga starchy foods. Okay? Or yung mga carbo-carbo. Ayan. Gluten. Okay, starchy foods, flour. Which is, ito po na yung, ito na yung bread. Okay? Ito na po yung mga veggie meat. Okay? Ito na rin po yung mga pansit, noodles, ano pa ba? Anything na gawa sa cake. Okay? Ano ba? May flour, mayroong ano. Tinapay, monay, crackers, potato chips. Oh, di ba? Sarap. Yung mga yan po, nagko-cause din po siyang inflammation sa body. Kasi dumidikit sa bituka. Okay, yung bread. Kaya yung mga may arthritis, ganun.
Okay? At nagkocause din po siya ng hyper sa bata. Okay? Of course, yung coke, alam natin nakaka-hyper yun. Okay? Pero yung nga, yung gluten, tumidikit kasi siya sa stomach. Okay? Yung mga ibang vegetarian, mahilig sa veggie meat, actually, hindi rin po maganda puro veggie meat kasi magkakasakit ka rin. Alam nyo bakit? Alam mo ba, yung naka-discover ng veggie meat, siya rin yung naka-discover ng Kellogg's cornflakes. I mean, cornflakes, di ba? Siya rin naka-discover veggie meat. Yumaman siya. Tapos, nung malapit na siya mamatay, sinabi niya na kaya ako nagkasakit dahil sa veggie meat. Pero hindi na pinublish yun sa ano eh, ng maraming tao. Pero pag ginugel mo siya, yung naka-invento na namatay dahil sa veggie meat na na-discover niya. Nagaling sa soy yan, tapos, yun, processed food kasi yun eh. Yung soy, pinrocess mo na eh. Chemical, may chemical reaction na yun. So, dumidikit siya sa loob ng body. Kaya marami yung kilala mga vegetarian din na maraming mga kati-kati sa balat. Kasi nga hindi na-process ng kidney na masyado yung veggie meat na kinakain nila. Na-stuck dun. Okay, tsaka ako, tumataba ka, maka veggie meat ka. Pero try nyo rin, kasi na-try ko yan eh. Ilang years akong puro veggie meat din eh. Nung hindi ko pa alam yung plant-based diet. Okay? And, pero kung ayaw nyo na-try, makinig na lang kayo sa akin. Okay? So yun, yung mga bread naman, para po sa akin ha, para sa akin, okay kumain ng bread, okay kumain ng noodles. Kasi nga si Kristo kumakain, di ba, ng bread sa Bible? Yes. Di ba? Okay? Pero, kapag may nararamdaman ka na, iwasan mo. Okay? Para sa akin, lahat kainin mo. Okay? Kasi may mga tao naman, nagsisigarilyo, hindi kakasakit. Di ba? Meron mga iba, everyday umiinom, hindi nagkakasakit. Eh, malakas talaga resistensya niya, parang si Idol. Diba? Pero, pag ikaw, nandun ka na sa point na parang iba na yung naramdaman mo, iwasan mo na. Okay? So, halimbawa, medyo nilalagnat ka na, or sinisipon, iwasan mo na siya. Kasi nakakapag-adapt siya sa inflammation sa body. Okay? Pero kung wala ka nararamdaman, go ahead. Ayan, na-realize nyo? Gets nyo? Pag wala ka nararamdaman, kain lang, inom lang, take mo lang kung anong gusto mong i-take na food. Pero pag yun nga, may nararamdaman ka, or gusto mong palakin yung potassium immune system mo, sundan mo muna to. Okay? So yun, gluten, medyo iwas ka, saka mga bread, kung may nararamdaman ka na. At lalo na kung gusto patasin yung immune system mo. Kasi yung mga hayop, wala namang kinakain na ano yan, di ba? Bread. Diba? Siguro pag inabutan lang ng crackers, pero sa totoo pa rin, grass pa rin ang punta nila eh. Okay? Kaya abutan mo nga ng potato chips, hindi mo niya kakainin eh. Di ba? Parang, amuin lang ng mga pusa, ng mga ano, mga aso, di ba? Amuin lang nila, hindi nila kakainin. Matalino, kasi alam nilang ano siya, hindi healthy. Pero yung katabi mo, ano ginagawa niya? Diba? Hindi niya aamuin yan, diretso na yan. Tikim lang naman. O yung tikim yung pag ganun-ganun, di ba? Wala, ay, wala na. Humingi ka lang, inubos mo pa. Diba? Ayan. Mahilig din po ako dyan actually sa potato chip. Dahil tanong yung kala Joe, pag nagta-travel kami, bibili ako ng potato chips na madami. Okay, pero may baon din akong prutas, parang binabalansi ko na din. Yeah, so pag naubos ko isang potato chips, yung siguro kalating kilong grapes, inuubos ko din. Okay, so marunong ako magbalanse. Kung baga alam mo na ano, laruin yung ano, body mo, yung hindi masyadong healthy, hindi rin masyadong malinis o madumi. Kasi pag masyado ka rin malinis, magkakasakit ka daw, di ba? Kaya sabi ko nga, may kaibigan nga kausap na isang araw, eh, nakatira dati sa ano yun, Smoky Mountain. Sabi ko, sa Smoky Mountain, may iniisip niyo yung virus doon? Diba, sa Smoky Mountain, puro basura, galing sa ospital, galing sa planta, galing sa palengke. Doon dati natal, pati mga hayop, saka mga sinalbage yung natapon eh. Sabi ko, ano, nung nandun ka nakatira, iniisip niyo ba yung virus? Wala kami makakain, virus pa. diba? So yun, yung gluten, iwasan mo na rin, gusto natin tumasin yung system. Ako, wala tayong makakain, ano ba yan? Diba? Next, isa po sa iwasan natin para hindi bumaba immune system natin is yung mga processed food. Tsaka mga instant. Okay, mas healthy pa nga yung mga lutong bahay. Yung mga lutong bahay, yung nagkatay ka ng kambing, nagkatay ka ng kalabaw, nagletsyon ka ng ano, baboy na dyan sa ano niya lang labas. Kesa yung bumili ka ng pinroseso na food o kaya instant, mas delikado pa po yun. Okay, kasi ang pinapasok mo sa katawan mo, chemical na. Okay? Nagigets niyo po ba? Ang pumapasok niyo sa katawan mo is chemical.
chemical, nagpapasok ko ng chemical sa body. Alam mo yung noodles, meron daw wax yun eh. Kung napasa mo sa Facebook, may candle wax na nakalagay doon and kinoconsume natin yun. Pero nag-noodles din ako ah. Hindi ko na mga once a month. Meron ako noodles din na vegetarian noodles na doon sa amin. Mga once a month lang, para lang makaramdam din ako ng ano, malat-alat na mainit na sabaw. Okay. Pero paborito kong ginagawa ng sabaw, usually yung lamboy na halo-halo ng na ano, na gulay tapos pinakuluan. Okay. Luya. Oo. Sa atin, sa Pilipinas, sa tawag natin ito, di ba nilaga? Pero pag tinatanong ako ng mga mayaman kong friends, kung ano kinahin ko kayo, sabi ko shabu-shabu. Di ba ganun yung shabu-shabu? Oh, may papakulo ka tubig, lagay-lagay ka ng ano. May tayo. Oo, oh, shabu-shabu yun. Okay, so... Yan. So, para makaiwas sa pagbaba na immune system dito sa panahon ng coronavirus, iwasan po natin mga processed food at instant, okay? Pero ito nakakatawa, nag-panic buying sila lahat, di ba? Ano binili nila? Noodles, canned goods, ganyan. Lading. Isang araw, nabili ako ng malunggay, isang ano eh, yung malaking plastic. May plastic, tapos nilalaga-laga lang ng nai sa amin. Okay? Ganun, okay? So, instant processed food. Alam niyo naman, bawal yan noon pa, di ba? Kaso lang dahil nakasanay na kinakain ng lahat, kala mo tama. Okay? Which is the problem sa society. Pinanganak tayo lahat sa mundo, hindi ta sa atin tinuro yung tamang pagkain. Hindi din sa atin tinuro yung tamang parang mag-save o kung ano man. Isa yun, tamang pagkain hindi tinuro sa atin. Pero mamaya tuturo ko sa inyo. Okay? Panglima, naiiwasan mo para hindi bumaba yung immune system mo is stress. Okay? So, stress. Malakas po mag-cause ng pagbaksak ng immune system is stress. Meron po ako napanood documentary sa Netflix, nakakalimutan ko na yung